Another cool detail sa digital cluster is kung ano ang sinelect mo na drive mode, lahat ng image ngayon, yan, yung mga font, magbabago rin kung ano yung kulay ng eco green. Check natin sa iba naman. Check this out. Tohol is yellow. It will transform into color yellow. See? Even the engine, tachometer. Let's try slippery is blue, mud ruts. Ay, 4x4 na. Naging medyo green ang kulay. What an insane feature. Four by four, wild truck, bi-turbo diesel. Hindi ako masyado mag-iingay. Ang aking gauge cluster, we have a round speedometer. Binago ko yung settings niyan. So, city driving tayo with matching of those roughness condition ng weather. And syempre, yung road. Wala naman tayo sa off-road eh. Paranas ko sa inyo ang city driving. As always, pag nagustuhan mo itong kaswabe, please subscribe and hit the notification bell. Look at the 12-inch central touchscreen. Kala ko dati awkward, pero it works for me, lalo na pag nakapatong yung kamay ko, then pipindot ka lang dito. Super clean, walang masakit sa mata na maraming mga switch, climate control lang, pasado na. Tapos yung dashboard mo, meron kang exposed na storage, meron ka rin mga inner storage. 500 newton meter of torque with 210 horsepower. Malakas umarangkada. Pero syempre, sa mga extra challenge na terrain, binabagaya ng Ranger. A few moments later. Kaswabe, driving this Ranger Wild Truck, and this is a complete failure. Nani? Actually, it's the opposite side. Absolutely perfect para sa isang mid-size pickup truck. Alam mo na, in love na talaga ako rito. Ang masasabi ko rito, puro adjective kaswabe. Hindi na ako, magiging precise na ako. Hindi ko na masyadong papahabain. Kung ano yung babayaran mo na 1,875,000 for this unit price. And gusto ko muna magpasalamat sa Ford Auto Hub, kay Sir J. Barias, Ma'am Tiff, maraming salamat. Kontakin nyo sila, nandyan sa description below. Katulad ng kanyang relative performer na F-150. Alam mo, may mas better pa nga na part dito or aspect eh, like this 12.1-inch na infotainment system, ang dashboard mo na mayroong exposed storage, doon sa kanyang relative na F-150, walang ganyan. Ngayon ko lang na-realize na ang tamang term ko rito eh, super slick ng interior. Para kang pumunta sa isang bahay na very modern, hindi mo makikita yung masyadong mga maraming palamuti sa bahay, mga cheche-bureche. Ito ang linis niyang tingnan. Kaya hindi magulo yung utak mo, yung focus mo talagang nasa kalsada, nandito sa fully digital cluster natin pag nagdadrive. As time pass by, mas mapag-aaralan mo siya ng konti sa steering wheel. It's very compliant, it's very predictable. Tamang use of effort pag magbabacking ka, magre-reverse. Grabe. It's a little bit lightweight pero it matches dahil heavyweight ito, 5,000 pounds. Yung power and torque pagdating sa handling, ang ayoko lang talaga is yung magaan yung sasakyan tapos yung steering wheel is loose. Ito mabigat yung sasakyan pero sakto
yung manibela. Tapos yung mga switches natin dito, ang dali lang pakialaman. The brakes doing its job. Wala akong masabi, sakto ang brakes niya, deceleration is good. Acceleration, nasa tono. The perfect blending. Yung torque of 500 Newton meter. It is a mid-size truck, pero pag hinampas mo yung pedal, dadalhin ka niya. Mas nagiging mabilis siyang tingnan kasi yung posture ng pag-upo natin dito, we're in the seats, is very capable of being talagang makakapagpahinga ka, hindi mananakit yung katawan mo. Electronically assisted, dati hindi ako masyadong fan yan. Pag kotse, gusto ko manual operated yung steering wheel, manual adjustment ka pala. So natitilt natin and telescopic. This one is a desirable mid-size truck for me. Ang lait ko lang naman, walang vanity mirrors kasi hindi ko alam, bawal ba tumingin pag ikaw yung nasa driver cockpit. Pagdating dito, yung medyo masikip lang, pero alam mo, it will all be erased dahil sa super ganda ng kanyang feature. Driving, handling, balance, yung progressive speed na makikita mo, nakakaiba. Those indication ng safety mo, ang lupit din. Hindi ko lang nagamit sa off-road ito kaswabe. Maybe next time pag nag-engage na tayo doon, pero may mga issue lang before na sa axle nagkakaroon ng problema. When it comes sa Ranger, I hope they solve that problem kasi yung kapatid ko mahilig mag-off-road and every off-road vehicle nakikita niya, talagang nagbababad siya doon. Lagi niya sa akin na ikukwento yung ganitong klase ng segment ga. Pero para sa akin, on-road city, 10 kilometers per hour, ay 10 kilometers per liter ang naabot natin. Not bad. Malayo-layo ko rin yung pag-ikot dahil medyo ginamit ko sa trabaho. Tapos pinagkasya natin ng film, kaya ibang araw to. Pero this one, grabe. Alam mo, I'm a little bit speechless kasi wala akong kinakailangan ipaliwanag talaga sa kanya para magustuhan mo. Lahat ng hahanapin mo para sa isang mid-size truck na merong feature ng full-size na truck, eh nandito, binaraw niya na kaswabe. So, you will be the one to decide. When it comes sa publicity, one of the most reliable, pero para sa akin, top dog ito talaga. Totoo yun. Mas maganda talaga pag nagtatagal ng more than one day sa amin yung sasakyan. Mas naikukwento namin kung ano yung pinaka-positive niya. Not only the experience, not only the technical issues or technical na kailangan yung malaman, pero yung grabe na superb na comfort pag nagda-drive ka, plus the all-around experience, the performance is doing well. Parang katulad nito, this is a 10-speed automatic. Para sa akin, yung nangyari is 10 out of 10. This is taller than its competitor, becomes more bigger as a mid-size truck. Alam mo, tatalo na lang ako dito. Yan ang masasabi ko lang. Medyo madilim lang, baka kinakain kasi ng araw yung liwanag, pero I am telling you have to see and experience this wonderful and brilliant na mid-size truck from Ford. And pag nagustuhan mo to, again, meron tayong super thanks yan pag na-appreciate mo yung paghandog natin, kung ano yung mga dapat mo malaman, lalong-lalo na yung mga ibang detalye na talagang sinuri natin. Yung merch ko nga pala is available na pag bibili ka. Just follow me on Instagram. I-tag mo lang ako kung meron tayong mga picture. Sorry, palingon-lingon ako dahil nasa waste po ako. Isusoli na natin. I have to say goodbye on this. Pero if I have the money, this one is nasa another level siya ng choices. Hindi ko sinabing hindi ko magugustuhan yung iba. Pero as of today, ito ang nananaig sa puso ng isang Rico Suave. Nice ko kayong pasalamatan and kita-kits tayo for this week, because abangan nyo at panoorin nyo nga pala yung mga Lamborghini Huracan natin, and magkakaroon pa tayo ng Lamborghini
na mga supercar review. Maraming salamat. God bless sa iyo. More power and more performance.